Wala na raw dahilan para ma-delay pa ang investigasyon ng ICC tungkol sa mga patayan sa bansa, particular sa war on drugs. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes, may panibagong ebidensya silang isinumiti sa ICC. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Pagka dumating na sa punto na hindi kaya... Open and shut case. Ganyan inilarawan ni dating Senator Antonio Trillanes IV ang pananagutan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa madugong war on drugs ng kanyang administrasyon. Lalo pat mismong ang dating Pangulo na rin ang umaming sangkot siya sa mga patayan noon pa mang alkalde pa lang siya ng Davao City. Sa panayam sa SMNI noong October 10, sinabi ni Duterte na ginamit niyang intelligence funds noong alkalde pa siya para pondohan ang mga extrajudicial killings sa lungsod. Inalis ang naturang interview sa YouTube channel ng SMNI noong October 12. Kaya ayon kay Trillanes, kailangan ng International Criminal Court para mabigyang hustisya ang mga biktima. Kailangan ng ICC para i-pursue yung investigasyon at para mapanagot yung mga nasa likod nitong mga EJ case na nagdulot ng libo-libong pagpatay sa ating mga kababayan. Dagdag pa ni Trillanes na ipadala na nila ang kopya ng nasabing programa sa ICC para gamiting ebidensya. Tinanggap naman daw ito ng ICC. Muling iginiit ni Trillanes na pwede pa rin imbestigahan ang mga nangyaring patayan sa Pilipinas habang signatory pa ang Pilipinas sa Rome Statute na bumuo sa ICC. 2011 nang pumirma ang Pilipinas sa nasabing kasunduan, habang 2011 hanggang 2016 nangyari ang mga patayang iniuugnay sa Davao Death Squad. 2019 naman nang kumalas ang Pilipinas sa nasabing kasunduan. Kasunod nito, nanawagan naman ng Magdalo Group kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag harangin ang investigasyon ng ICC kay Duterte. Ang Magdalo nga raw ang naging testigo sa madugong war on drugs ng Duterte administration na nagdulot ng trauma at paghihirap sa mga Pilipino. Panahon na nga raw para makamit ng mga biktima ang hustisya. Sa tala ng PNP, mahigit 6,000 individual ang napatay sa war on drugs. Pero ayon sa mga human rights groups at United Nations, posibleng mas malaki pa ang bilang na yan. Ayon kay Trillanes, kaya lang hindi umuusad ang mga kaso at investigasyon ay dahil nananatiling makapangyarihan si Duterte. Sinubukan namin nung siya ay presidente pa lang, ay nag-file kami ng impeachment. Ito ay sinagasa. Tapos nag-investiga kami sa Senado. Ito ay kinontrol ng mga kaalyado niya sa Senado. Kilala din si Mr. Duterte na gumagamit ng death squad. Di ba? Pinagmamalaki niya yan. So, natural, matatakot yung mga testigo, yung mga prosecutors at yung mga judge. Sinusubukan pa ng News 5 na kunan ng pahayag si dating Pangulong Duterte. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.